hapon po. Tayo ngayon sa may Barangay Hagunoy sa may Capistrano Street kito, no? Malapit sa kabrother namin. Meron po ako nasa kanina sa e-trike. Sa iba si ate. Tanda. Sobrang liit po nung kanya, ibinayad sa pamasahe. Layo ng pinuntahan niya sa bahay niya. Kwento niya po kasi na yung kapatid daw niya na lalaki, dati nag i-trike din. Pero hindi namin member. Nag-active yung kanyang kanyang diabetes. So, operahan po siya bukas. Kailangan nang putulin daw yung paa. So, yung ano niya kanina, kung pwede daw makakalapit ang tulong sa drive sa station namin. Sabi ko, hindi ko alam kasi sabi ko, vlogger po ako, kung pwede po, ma-vlog po natin siya. Hindi natin po makakahingi tayo ng tulong. Binigay niya po yung number ng pamangkin niya. Kasi yun ang nandito sa kapatid, katabi ng kapatid niya. So ito po, inaantay ko lang po yung reply. At pupuntahan ko po yung bahay niya. Nandito po ako sa labas. Malapit na po dito sa kanila. Inaantay ko lang yung reply. Papasokin po natin yung bahay niya. Lalaki po siya, no? Lalaki, binata kasi siya. Walang asawa, kaya walang ibang tutulong kundi yung kapatid. So iyak kanina yung ate niya. Yung ate niya yun, siyang kuya. Ganun po, no? At kaya pinuntahan ko. Hindi ko yung number kanina. Binigay naman. Ngayon, pupuntahan ko po. Tira natin kung ano magagawa. Nangihingi po siya ng tulong para sa kahit pangkain lang daw kasi binata, walang trabaho. Ngayon pa, magputura ng paa. Kahit na pangkain lang kasi bukas operahan na magputura ng paa bukas. Wala man lang doon sila kapera-pera. So, antayin natin ah. Puntahan natin doon sa kung saan yung bahay nila. Pero malapit na po dito. Dito yung area na sinabi. Abagan po natin. So, andito na po tayo. Ano? Nakita natin yung pamangkin ni ate, ni kuya. So, na tayo sa bahay nila. Okay, andito na po tayo. Ito yung papasok, ano? Yun yung pinaka main road, pero malayo na sa main road. Skinita siya, tapos ito papasok ng bahay niya. Ito po yung bahay ni kuya. Nangungupahan daw po siya dito. Yung kanyang sitwasyon, no? Ayan po. Malit lang. Okay po. Asan po si kuya? Sa taas siya? Nasa taas? Nasa taas po siya? Asa pa bala po siya? Asan po ba siya? Sa bahay niya. Ah, hindi po ito? Hindi. Asan po? Kapatid ko kasi yun doon. Ah, sa likod siya. Ah, okay. Ito pala siya sa likod. Pahinga kasi galo ka ng hospital eh. Oo, galo na sa hospital. Okay po. Saan ba dak? Ito pala yung kanyang tinitirahan. Hanapin mo, dito mo dali. Yung dyan. Guys, ito yung mga kaibigan. Kaya, kuya, no? Nagano daw po nag-bike-bike. Kasi nagtitinda daw po yun ng katol. Tinda siya ng katol, nakabike lang siya. Yung pinakahanap buhay niya. Kaya siguro, dahil hindi niya na magagawa yung mga ginagawa niya ngayon, siguro sinasamantala niya, no? Nilulubos-lubos niya yung kasi puputulin na yung paa niya bukas. Kaya ngayon, umalis daw po. Hindi nila alam na umalis. Baka daw po naglako ng katol. So, sinasamantala niya marahil ang pagkakataon kasi hindi niya na magagawa po yung mas na paputulan na siya ng paa. Hindi na niya magagawa, hindi na siya makakapag-bike. Ang gagawin niya yung palakad na kaso may saklay na siya. So, tingnan po natin kung makukontak siya. Tinatry po siyang kontakin kung may dalang cellphone para makausap po natin siya. Para makita po ninyo kung anong kalalagayan niya, makita natin kung kaliwa o pa, kanan bang pa ang anuhin, hindi pa ho natin na itatanong. So, antay-antay po tayong konti kung anong nangyayari. So, ayun po, kausap ko po yung kapatid ni kuya, wala pa siya kaliwa, no? Kaliwang pa daw po. Yung isang nga daw po, yun yung isang daliri lang. Ang daliri lang po daw yun ngayon, kumalat na siya. Apat na po na yata ng daliri. Ang masakit po nito, hindi pa alam ni kuya na ganun nga mangyayari sa kanya bukas.
Patulogin naman po siya niyan eh. Magugulat siya ng pagising niya. Hindi na kala daw po niya, yung daliri lang ang puputulin. Subalit, hindi po eh. Hanggang dito daw po sa may ano. Bukong-bukong? Hanggang sa bukong-bukong daw po ang puputulin. So, hindi alam ni kuya yung mangyayari bukas. Tingnan po natin ano. Pero hindi natin sasabihin sa kanya. Anin lang natin siya. Tinatin po nung ano natin. Kasi ngayon po, siya daw talaga ay binata. So ang kanyang hanap buhay yung nag-ano ng katol. Para na siya pang upa, pang kain. Siya po ay 45 years old po, ano na binata. So wala pa siya. Hintay pa po natin ang katol mga kapatid. Okay, wala pa si kuya, no? Hindi dala yung cellphone. So, hindi po natin alam kung makakausap natin siya. Siguro after na lang po, ano, bukas. Tapos ano niya, uuwi naman agad dyan eh. Kaso baka mahihiya na siya, sumarap, pagka bukas pa. So siguro ano na tayo, kasi nagbibiyahe po tayo, no, hinaglit natin si kuya. Ang ano lang naman niya, makahila ng tulong para sa kahit pangkain lang daw. Kasi binata siya, walang trabaho, hindi nga naglalakol-lakol siya ng katulong. Mabalikan pa nga lang natin siya. Sunod po na pagkakataon para ma-interview natin siya after na po siguro yan ang kanyang operasyon ng pagputurang tanya at hatira natin siya ng kaunting tulong sa ating pagbabalik. So hindi na po natin siya maantay kasi alas 6 na ang didilim na po ano, medyo malayo pa yung uwi natin at nagbibiyahe tayo. So, babalik ka lang po tayo, yun na lang po muna at ito po yung kanyang kapatid si ate. Okay, konting panarita na lang po para doon sa kay kuya. Ano po pangalan ni kuya? Anong buong pangalan niya? Rogelio po. Ayan si kuya Rogelio. Ano pong probinsya niyo, te? Surigao del Sur. Ayan si kuya Rogelio po. Ano kapatid niya si ate? Taga Surigao daw po sila. Bisaya po, ano? Opo. Mga Bisaya. Surigao del Sur. So ano pong nalang panawagan natin, te? Kasi hindi natin na siya maantay. Siguro po, ano ngayon? Martes, Miyerkules. Baka Webes po, ano? Tiran ko ng mga Webes, balikan ko siya rito. At tiran ko na lang siya ng konting tulong. Ano po? So, yun na lang po muna. Manawagan na lang po muna kayo kahit hindi natin siya nakita. Naniniwala naman po ako sa sinasabi nyo. Manawagan na lang po tayo kung anong kailangan natin na tulong. So, makikita na lang po nila sa camera si Kuya Rogelio sa pagbabalik ko po. Sige po. Manghingi lang po kami ng tulong, pambili lang po ng gamot, tsaka po panggastos-gastos po punta po sa ospital. Yun lang po. Ayan. Ano po pangalan niyo, te? Rosalie po. Ayan, si Nanay Rosalie po, ano? Kaunting tulong lang daw po kasi talagang si kuya po ay walang trabaho. Ano po ang trabaho niya? Naglalak. Tinda po ng katol, bauma. Ayun, bauma katol. Ayun. Ang ginagawa daw po doon sa bauma katol, inaangkat niya po, consignment lang. Once na kung maubos niya o hindi, yung sobra ay sasauli, yung napagbintahan, doon lang siya kikita. Sa kanya babayaran, yung sobra doon, yun ang kanyang kita. Opo, yung tubo niya. Yung tubo niya, ayun. Yun lang po. Pero okay naman po, ano? Napakarangal na trabaho. Okay lang po yan. So, yun lamang po ngayon, mga kapatid. Balik na lang po tayo muli po. Don't forget po ano, to subscribe. Richard Rales Vlog po. At shoutout po kay Alcoloma TV USA at kay Mama Senya Vlog dyan po sa Amerika. Salamat po. God bless.